Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo pumuli ay naririto sa programang Tandaan Mo Ito! Tandaan natin ito! Eh Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang Diyos ang unang umibig. Ayan, nandyan sa ating caption sa live ngayon, sa Facebook Live. Ano ang ating tatandaan? Ang Diyos ang unang umibig. Bakit naman yan ang ating tatandaan? Sapagkat ito po ay may malaking kaugnayan sa ating pagbasa para po sa araw ng Linggo sa May 5, 2024. At bago natin bigyan ng daan ang ating pong refleksyon sa ating pong pagninilay, ay bibigyan po muna natin ng daan ang ating mga kapatid na walang sawang sumusuporta, siyempre, nagko-comment sa ating YouTube channel. Shout out kay Doc Bak, ayan, kay Jing Ramos, Nelson Umipig na wala pong sawang nagpapaningning sa ating Facebook. Kay Brother Marcelo Peralta Kapitle na wala pong sawang nagpapakape naman tuwing Sabado. Salamat po sa inyong mag-asawa. Kay Sis Nympha Ay, salamat din po. Kay Sis Glenn Bagsit Fulgar, kay Brother Arnold Fulgar, kay Syra Fernicol Baligwat, kay Ronald Villaflor, kay Nuno, salamat sa iyo. Kay Brother Arnel Rivera, Mel Matutina, Jackie Paran, salamat. Kay Daisy Villanueva, kay Agri Healthy Lifestyle TV, siyempre kay Brother Dendo Culupano yan, maraming salamat sa iyo kapatid, sa iyong pagpapakape at pagpapandesal at pagpapansit pag Sabado. Ayan. Kay Oreo Orion, maraming salamat. Kay Sis Ami Bumanlag, maraming salamat sa iyo kapatid. Ayan. Kay Sister Dina Kabantak Duran, ayan. Kung wala yata siya noong Sabado, di ko nakita. Kay Brother Frank Toledo, kay Brother Israel Manila, kay Angeliza Iloma, kamag-anak pala ito namin. Ayan. Kay John Lloyd Mabansag, kay Gershon Trazo, salamat sa iyo. Kay Lydia Caballero, marami pong salamat. Kay Marchita Lastra, maraming salamat po. Kay Josefina Constantino, salamat. Kay Brother Jennifer Generoso, kay Artemio Aquino Antonio, kay Norberto Macaraig, Merzi Mazaredo, kay Telia Cabello, Daisy Villanueva, Mel Horca, Zed Lamoste, kay Brother Joe Edpin ng Australia, kay Sis Grace Gonzalez, kay Chris Garcia Vlog, first time po niya, maraming salamat po sa iyo, Chris Garcia Vlog. Kay Ricardo Bernardo Duson, marami pong salamat. Kay Justin Albo ng Lanao del Norte, maraming salamat po sa iyo, first time po niya. Kumusta po kayo dyan sa Lanao del Norte sa bahagi ng Mindanao? Kay Noel Morello, parang first time din po ba niya o second time? Kay Ronald Bagcal, kay Raquel Rivera, Ariel Soriano, kay Larry, Julie Aberion, kay Reynaldo Paharda, Arthur Vergara, Juan Orlando, first time po niya sa atin pong YouTube channel. Ay, kay Sister Loretta Dequino Laracas ng Maynila, ang magaling sa TikTok. Ayan. Salamat sa panonood, kapatid. Ha? Ayan, nakasama ka na kayo sa shoutout si Sister Loretta Dequino Laracas. Ayan. Tuloy mo lang yan. Aani ka din dyan sa pag bablog mo. Ayan. Tuloy-tuloy mo yan. Ang hatid mo ay kasi yan. Kay Ronald Bagcal, maraming salamat. Ayan. Kay Raquel Rivera. Kay Ariel Soriano, marami pong salamat. Ayan. Kay Arthur Vergara, Juan Orlando, Rosalyn Manzano, Nelson Domingo, Jury Andaya, first time po niya, maraming salamat po sa iyo. Ano? Kay Harold De Roca, kay Zedro Robert M, ayan. Kay Yolanda Corpos, maraming salamat. Kay Evangeline Quinto, Sheila Duenas, maraming salamat. Kay Mary Ashley Berryshine, salamat, first time po niya. Salamat po sa iyong pagdating sa aking pong YouTube channel.
Kay Eduardino Marasigan, salamat sa iyo kapatid, Brother Bong. Kay Mary Jane Zabas, salamat po sa iyo. Kay Emmanuel Sampilo, maraming maraming salamat po. At kung ibig po ninyo na kayo po ay patuloy na maisama sa atin pong shoutout tuwing Sunday Gospel Reflection natin, huwag lang kayo magatubilig, mag-comment. Pag-like-like lang, hindi ko masyadong nakikita eh. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan ang mag-like at subscribe sa mga first time pong darating na makakapunod ng video ito. Piliin nyo rin po yung, pindutin nyo rin yung icon bell dyan at ang piliin po nyo yung all para anytime na meron po akong upload ay mano-notify po kayo. So, ano ang ating tatandaan? Ang Diyos ang unang umibig. Simulan po natin ang ating pagbasa. Ang pagbasa po ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanatang 15, ang talata po ay 9 hanggang 17. Ganito po ang pagkakasaad. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po yung ating tatandaan? Ang Diyos ang unang umibig. Simulan na po natin ang unang puntos. Ang unang puntos na gusto nating puntusan ay una, pag-ibig ng Diyos. Yun naman ang sinasabi ni Jesus, di ba? Si Jesus, ang sabi niya, ang pag-ibig ay unang nanggaling sa kanyang Ama. Kaya nga sabi ng verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama. Ang Panginoong Jesus mismo ang nakaramdam at nakadama ng pag-ibig ng Diyos. Ipinadama sa kanya ng kanyang Ama ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. So ito yung una nating gustong puntusan, pag-ibig ng Diyos. At totoo naman, bago tayo umibig, bago tayo nagmahal, meron na pong unang nagmahal sa atin, umibig sa atin. Kaya nga kung babalikan po natin ang aklat ng Genesis, ang paglikha, makikita natin na bago inilagay ng Diyos ang tao sa Garden of Eden, una na muna niyang inilagay ang lahat ng kakailanganin ng tao sa hinaharap. At pagkatapos na mailagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa Garden of Eden, kahuli-hulihan niyang inilagay ay ang tao na hindi na magkukulang, hindi na mangangailangan, hindi na maghahanap ng kung ano paman, kumpleto na yun eh. Inihanda na ng Diyos. Yun ay dahil sa pag-ibig niya sa tao. At minsan, yung pag-ibig na yon ng Diyos ay may bahaging tinanggap ang isang ina na bago pa niya iluwal, isilang ang kanyang anak na nasa sinapupunan, inihahanda na ang lahat ng kakailanganin ng kanyang anak na nasa sinapupunan pa lang na hindi niya pa iniluluwal. Nariyan na yung lampin, yung unan, yung kuna, di ba? Nariyan na yung tsupon, yung paglalagaan, yung kulambo, o di ba? Minsan pa nga nasa sinapupunan pa lang yung anak, yung sanggol
binilhan na ng agad ng bisikleta. O, diba? May motorsiklo na. Hindi lang yon. Meron pang educational plan. O, diba? Kompleto. Pinaghandaan talaga. Ganyan yung pag-ibig ng Diyos. Inilagay ng Diyos ang lahat ng pangailangan sa Garden of Eden bago niya inilagay ang tao. At hindi lang yon, nung magkasala ang tao, ang Diyos pa din ang nag-provide ng kanilang kasuotan sapagkat nabuksan yung kanilang kaisipan na alaman nilang sila'y hubad. Nang sila'y tuluyang palayasin sa paraiso, nandoon pa rin yung pagmamahal at pagkupkup ng Diyos sa kanila, yung pangangalaga at pag-iingat. Hanggang sa ang kanyang bayan na pilit na niyayakap, kinukupkup, ay patuloy na lumalayo, sumusuway, lumalabag sa kanya, siya pa din yung gumagawa ng paraan para ang kanyang bayan ay makabalik sa katapos-tapusan nga. Dahil walang kakayahan ang tao na iligtas ang sarili sa tiyak na kapahamakan, ang Diyos pa rin ang nag-provide ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na ihahandog, ibubuwis, ibabayad sa kasalanang nagawa ng tao. Kaya nga kung ating babasahin yung John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa, bugtong na anak, upang mamatay para sa iyo at sa ating mga kasalanan, upang tayo hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito yung una nating gustong pinupuntusan, ang pag-ibig ng Diyos. Kitang-kita natin dun sa paglikha, sa pagkakasala ng tao, at dahil walang kakayahang iligtas ang tao, nagplano ang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, tayo ay matubos sa tiyak na kapahamakan, sa kaparusahang walang hanggan na sa pamamagitan ni Jesus. Ikaw at ako ay maligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. Kaya ngayong banggit dito ng ating Panginoon sa verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. So ituloy na po natin dun sa ikalawa na gusto nating puntusan. Ang unang dapat nating malaman at maunawaan kaagad, ang Diyos ang unang umibig sa tao. Bago pa natin inibig ang Diyos, bago pa tayo natutong umibig, ang pag-ibig na yan ay unang ipinadama sa atin ng Diyos. Pangalawa na gusto nating puntusan, sabi ng verse 9, balikan natin, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tingnan po ninyo, tumulay, naglink, dumaloy kay Jesus yung pag-ibig ng kanyang Ama at yung pagdaloy na yun ng pag-ibig ng kanyang Ama sa kanya. Sinasabi sa ating binasa, gayon din naman ako, iniibig ko kayo. Kaya ito yung pangalawang puntos na gusto nating puntusan, pag-ibig ni Jesus. Una, pag-ibig ng Diyos. Pangalawa ay ang pag-ibig ni Jesus. Dahil sa kanyang pag-ibig, ang plano ng kanyang Ama, ang plano ng Diyos, sa kanilang pag-uusap, siya ay kailangan pumanaog, bumaba sa mundo, upang sa pamamagitan niya, magkaroon ng katuparan yung pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa tao na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang misyon ay isakripisyo niya ang kanyang sarili. Ihandog niya ang kanyang sarili sapagkat walang handog na pwedeng makapagpalinis sa kasalanan ng tao. Walang handog kahit na malinis na tupa, kahit na maraming kordero pa ang ihandog, kahit marami pang dugo ng kordero ang ibuhos sa tao, ay hindi ganap tuluyang malilinis ang tao sa kasalanan. Kahit anong mga seremonya o ritual na ginawa noon, ay hindi malilinis ang tao sa kasalanan. Kaya ang plano ay isang seremonya, isang ritual na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagbubuwis ng kanyang buhay na sinang-ayunan ni Jesus. Sinang-ayunan niya yun, mga kapatid. Ang kanyang pagpanaog sa mundong ito ay hindi para maging prinsipe, hindi para siya ay paglingkuran,
hindi para gumaan at gumanda ang kanyang buhay sa mundong ito. Ang kanyang misyon ay mamatay. Kaya nga ang sabi rito, gayon din naman, iniibig ko kayo. Kaya ito yung ikalawa, ang pag-ibig ni Jesus. Sabi ng verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Tingnan po ninyo mga kapatid, ang pag-ibig ni Jesus sa tao ay makikita natin doon sa kanyang pagtupad. Kanino? Sa utos ng kanyang Ama. Kaya nga pansinin po ninyo, kung ating babalikan kakatapos lang ng Kwaresma, di ba? Nang ang Panginoong Yesus ay nag-a-undergo, kumakaharap na sa hirap, habang siya'y nasa Garden of Gethsemane, nakikita na niya yung magaganap eh. Nakikita niya na yung bukas eh. Yung hindi pa nangyayari ngayon, nakikita niya na yun, nabibisyon niya na yun. Sapagkat alam niya naman yun eh. Habang siya'y nananalangin, ang kanyang mga alagad tulog, di ba? Ano ang kanyang panalangin? Ama, kung maaari, ilayo mo ang saro ng paghihirap nito. Yung kanyang kakaharapin na kamatayan. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang mga alagad at ikalawang beses, nag-pray uli siya. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap. Pangalawa yon. Tapos bumalik siya sa kanyang mga alagad. Noong mga panahon na yun, nag-aagony na siya. Nandun na yung kanyang hirap, nandun na yung stress, yung sakit na kanyang kakaharapin. Na ibig man lamang niyang makakuha ng pag-comfort sa kanyang mga alagad. Andun yung mga alagad, tulog. O, diba? Pagkatapos, nag-pray uli siya ng ikatlong beses. Iisa yung kanyang panalangin. Ama, kung maaari, ilayo mo sa ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit bandang huli, ang sabi ng Panginoon, ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya tama yung binasa natin. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, tinupad niyo yun eh. Hanggang kaduluduluhan ng kanyang buhay. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang paghihirap na kakaharapin. Yung kahihiyan na makikita ng kanyang mga kababayan, ng mga Romans, yung pagkakapako sa krus, isang malaking kahihiyan yun. Pero dahil nga sa siya'y umiibig sa Diyos, dahil ang unang umiibig sa kanya ay ang Diyos, kung paanong inibig siya ng Diyos, iniibig din niya ang kanyang mga alagad. Bilang pagpapatunay na siya'y umiibig sa Ama, kailangang tuparin ang utos. Kaya nga ang mga anak, ang tunay na umiibig na mga anak sa kanyang mga magulang ay hindi lamang na nagbigay, nag-provide, nag-supply, kundi sundin yung utos na minsan kahit mahirap, dahil siya'y nagmamahal sa kanyang magulang, sinusunod yung utos. Ganun ang Panginoong Yesus. Ano ba ang utos sa kanya? Na siya'y dapat na dumaan at magbata ng hirap. Kaya nga yung mga alagad, nung sabihin niya yung kanyang kakaharaping hirap eh. Parang hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan yun. Kaya nga kahit si Pedro, ano ang sabi? Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kailangan mangyari at matupad kung ano ang kalooban ng aking Ama. Tingnan ninyo. So, ang pag-ibig ni Jesus, pinili niya na harapin ang kamatayan, ang paghihirap, kaysa talikdan. Na bagamat sa kabilang banda, parang nananaig yung kanyang pagiging tao, kaya siya'y nanalangin na ilayo yung saro ng paghihirap. Pero mas nanaig yung pagsunod niya sa utos ng kanyang Ama, sapagkat ito ay nangangahulugan ng kaligtasan ng sangkatauhan ng mga taong mananalig at sasampalataya sa kanyang ginawa. Kaya kitang-kita natin yung pagbubuwis ng buhay ng ating Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa ating mga kasalanan. So ano ang atin pong pinag-uusapan ngayon? Ang Diyos ang unang umibig, unang puntos, pag-ibig ng Diyos. Kita natin sa paglikha ng magkasala ang tao, ang Diyos ang gumawa ng paraan, proteksyon, pag-iingat.
at hanggang sa tuluyan na nagkaroon ng planong pagtubos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Pangalawa, ang pag-ibig ni Jesus. Bagamat mahirap, masakit yung kanyang kakaharapin, pero mas pinili ni Jesus na harapin ang kanyang kamatayan kaysa talikdan yung kanyang misyon. Di ba? Minsan sa ating buhay paglilingkod din, kapag medyo mahirap yung ipinapagawa, parang ayaw natin. So, ikatlo na gusto nating puntusan ay ito. Sabi ng verse 12, ito ang aking utos. Ito na yung ikatlo. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ang sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ito yung ikatlo, pag-ibig sa isa't isa. Sabi ng ating Panginoon, inibig ako ng aking Ama. Kung paanong iniibig ko siya, iniibig ko din kayo. Ganon din kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Dumadaloy, di ba? May connect, nagko-connect yun eh, nagdudugtong yun eh. Dumadaloy. Yung pag-ibig ng Diyos, dumaloy kay Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus, dumaloy sa atin. Ang pag-ibig natin, dumadaloy sa ating kapwa. Dapat yun nagpapatuloy niya. Dumadaloy yun, naglilink yun eh. Di ba? Tayong mga Kristiyano, tayong mananampalataya, ay inuutusan na magmahalan sa isa't isa. Kaya lang, sa ating kapanahunan, napakahirap na gawin sapagkat ang mas madaling mahalin ay yung mga taong kaibig-ibig, yung mga taong madaling mahalin. Pero ang iniuutos ba ng ating Panginoon na pagmamahal ay dun sa mga madaling ibigin, sa mga madaling mahalin? Doon sa mga taong kaibig-ibig, ay paano doon sa mga taong nakakairita, nakakainis? Paano doon sa mga taong ginagawan tayo ng masama? Hindi ba natin sila mamahalin, iibigin, gagawan ng kabutihan? Sapagkat di sila kaibig-ibig, hindi sila kamahal-mahal. Pero kung atin pong mapapansin, ang pag-uutos na ito ng ating Panginoong Yesus ay bilang palatandaan na tayo ay may marka, may tanda ng pagiging alagad ng ating Panginoon. Makikilala ng sanlibutan na kayo yung mga alagad ko sapagkat kayo'y nagmamahalan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Si Jesus na po yung nagbigay ng halimbawa. Si Jesus na ang nagpakita ng halimbawa. Anak ng Diyos, taga-langit, taga-itaas, bumaba sa lupa, nagbuwis ng kanyang buhay, inialay ang kanyang sarili para sa katubusan natin na mga makasalanan. Kaya nga sabi sa ating binasa, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Mas madaling ialay ang buhay natin sa ating kamag-anakan, sa ating mga kadugo. Ngunit ang mag-alay ng buhay sa isang kaibigan, parang mahirap gawin. Diba? Pero si Jesus, ang kanyang buhay ay inialay niya sa katulad nating mga makasalanan. Ngunit bandang huli, itinuring niyang kaibigan. At yung kanyang pagsasakripisyo at pagbibigay ng buhay, ang sabi doon ay, dakilang pag-ibig ang taglay. Kaya nga si Jesus ay nagtataglay ng pinakadakilang pag-ibig dahil naialay niya ang kanyang buhay. Kaya nga, meron tayong madalas na naririnig. Kung ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan, hindi niya ba kayang ibigay ngayon ang kagalingan mo? Hindi niya ba kayang ibigay ngayon ang pinansyal na kailangan mo? Hindi niya ba kayang ibigay ang trabahong kailangan mo? Hindi ba niya kayang ibigay ang transaksyon mo para magtagumpay ka?
magbigay ka ng pangalan na hindi niya kayang ibigay, kaya niya eh, katitingalang yun eh. Kasi kung yung kanyang sarili ay naibigay niya, how much more yung mga bagay na kailangan lang natin sa buhay na ito, ang hindi niya maibigay, kaya niya yan. Eh, pangatlo, pag-ibig sa isa't isa, ito yung utos. Mapapansin natin na dakila ang pag-ibig ng isang tao kapag iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya nga sabi sa ating pagbasa, hindi na alipin ang turing niya sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, kundi kaibigan. Bakit? Sasabihin mo ba ang plano mo? Sasabihin mo ba ang kaligayahan mo? Sasabihin mo ba ang iniisip mo? Ikinikwento mo ba ang mga bagay na nasa iyo? Sa alipin mo, sa mga tauhan mo, sa nasasakupan mo? Hindi. Kanino may kikwento yung mga bagay na sikreto mo, lihim mo, plano mo, gagawin mo? Ay di sa kaibigan mo, sa kaututang dila mo. O, diba? Kaya nga, sinabi na ni Jesus sa kanyang mga alagad yung plano ng Diyos eh. Para ano? Para magkaroon kayo ng kagalakan katulad ko na nararanasan ko yung kagalakan nito. O, diba? Nakikihati. Gusto niyang hatian ng kaligayahan, ng kasiyahan, ang kanyang mga alagad. Kasi nga, kinuwentuhan niya. O, diba? Tayo nga eh. Kapag ikaw ay masaya eh. Kapag ikaw ay maligaya, nag-o-overflow yung joy mo eh. Hindi nga mapigilan na hindi mo ikwento eh, yung joy mo eh. Kailan mo ikikwento? Sa kaaway mo? Sa hindi mo kasundo? Ikikwento mo sa mga kaibigan mo. Bakit? Kasi nag-share ka ng kagalakang tinamasa mo. Dahil nag-jojoy ka, ini-enjoy mo yung kaligayahan, sineshare mo din sila. Para ano? Maligayahan din at makipag-share. Makipagsaya sa'yo. So ito yung ikatlo, pag-ibig sa isa't isa. Iaalay ang buhay, dakila ang pag-ibig, sabi ng Panginoon, nung taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan at hindi na alipin. So ano po yung ating pinag-uusapan ngayon? Ang Diyos ang unang umibig, unang puntos. Pag-ibig ng Diyos, kita natin sa paglikha, hanggang sa kanyang bayan, hanggang sa pagtubos ng ating Panginoon. Pangalawa, ang pag-ibig ni Jesus, mas pinili ni Jesus na harapin yung kanyang hirap, yung kanyang misyon, kaysa talikdan ito, bagamat ipinag-pray niya na kung sakali, malagpasan niya yon, pero mas minabuti niyang sundin ang utos ng kanyang ama. At ikatlo, ay nagbibigay siya ng utos sa kanino? Sa kanyang mga alagad, sa iyo at sa akin. Alin yon? Ang pag-ibig sa isa't isa. Ito yung ikatlo. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin. Alin ang hindi alam ng alipin? Eh di yung lihim, yung plano, di ba? Sabi rito, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. At bilang pagtatapos, maganda po yung verse 16 ng ating pagbasa. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Pansinin po ninyo, mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, sa mga disipulo niya, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Anong gusto niyang sabihin? Walang pwedeng ipagmalaki ang kanyang mga alagad. Dahil si Jesus ang pumili sa kanila. Noong mga kapanahonan po kasi nila, ang isang estudyante o ang isang alagad, ang isang nag-aaral, ay meron siyang karapatang pumili ng magtuturo sa kanya, ng kanyang magiging guro. Sila yung pipili. Kaya pwede silang magmalaki kapag inayawan, tinanggihan, sapagkat meron pa silang mas gusto na magtuturo, mangunguna sa kanila. Pwede silang magmalaki. Bakit? Sila kasi yung may rights, may karapatang makapili.
Pero pagdating sa ating pagbasa, hindi ang mga alagad ang pumili kay Jesus, kundi si Jesus ang pumili sa kanila. Kaya wala kayo yung pagmamalaki. Kaya nga sa bandang dulo eh, hindi ko na kayo inaaring alipin, kundi kayo yung mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang mga bagay na narinig ko sa atin. See? Kaya walang pwedeng ipagmalaki kahit tayo sa ating kapanahunan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki kahit tayo ginagamit ng ating Panginoon sapagkat ito po ay pribilehiyo lang na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Hindi natin masasabi na pinili ko kasi ang Diyos. Tayo ang pinili ng ating Panginoon. Para ano? Makapaglingkod. Sabi rito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Kaya nga, sa atin pong paghayo, wala tayong dalang sariling paghayo o sa wala tayong daladalang sariling mga salita sa ating paghayo. Wala tayong sariling daladala sa ating mga pupuntahan sapagkat ang kailangan nating dalhin ay walang iba kundi ang Panginoon. Dalhin ang kanyang mga salita, hindi ang ating mga sariling salita. At magbunga. O, alam mo naman natin kung ano yung bunga na yun. Yung pag-uugali ng Panginoon, yung pananalita ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, yung magandang pag-uugali ng Panginoon. Yun dapat yung nakikitang bunga sa atin. Kung anong meron ng Panginoon, yun yung dapat na nakikitang bunga sa atin. At manatili ang inyong bunga. Diba? Pag panahon ng tagmangga, darating ang panahon na uubos yung bunga ng mangga kasi hindi niya na panahon eh. Hindi na nanatili yung bunga sapagkat maraming sumusungkit kumukuha. Santol, kahit anuman, bayabas, di ba? Hindi naman talaga nag-i-stay ang kanilang bunga. Pero dito sa ating pagbasa, may sinasabi ang Panginoon, at manatili ang inyong bunga. Alin yun? E di yung pag-ibig, yung magandang pag-uugali, pananalita ng ating Panginoon. Yun yung dapat manatili, yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa, yung ating pagsasagawa ng mga salita ng Panginoon. Dapat manatili. Ang problema, sa katagaran ng ating mga paglilingkod, marami na nasaktan, marami nang napahirapan, marami nang narinig. Minsan, nalalagas yung mga bunga. Dapat hindi malagas yung mga bunga. Hello, hello po, Sister Norma Galopin Diocales, Teresita Puendo, salamat sa inyong pagdating. Sister Hobinsia Orias Igdalino, ayan, marami pong salamat sa inyong pagdating. Kaya lang, sa katagalan ng panahon ng ating paglilingkod, marami tayong mga pinagdaanan, marami nang nalagas na mga bunga sa atin, kaya yung iba nang hina, nang lupaypay, tumigil na, umatras na, nagpaubaya, bahala na kayo, kayo na lang dyan, dito na lang ako. Diba, bakit? Nalagas, hindi na natili. So ito po yung ating pinag-uusapan ngayon, ang Diyos, ang unang umibig, ang unang pinupuntahan natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, pag-ibig ni Jesus, at ang ikatlo ay ang pag-ibig natin sa isa't isa. Magagawa naman natin yan, kaya natin yan, basta tinaglay natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Maraming salamat, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag nyo naman kakaligtaan ng mag-like kung first time ninyo. Mag-comment na din po kayo sa comment section para anytime na meron po akong gospel reflection sa susunod na Sunday, kasama po kayo sa shout out. Ayan. At pindutin nyo rin yung bell icon dyan at piliin nyo yung all para pag may bago po akong upload ay mano-notify po kayo. Maraming salamat, at ang akin lamang kong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panonood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din, at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord! Bye-bye! In case he passes by this way, and can you pass this on to Minnie so she knows where we're at, and you better send me your address so that I can send